Magandang araw, narito ang ating latest weather update na hatid sa atin ng pag-asa ngayong April 16, 2021. Ganap na ngang pumasok sa Philippine Area of Responsibility si Typhoon Bising ngayong araw. Si Typhoon Bising na may international name na Surigae ay kasalukuyang nasa 895 km east ng Surigao City, Surigao del Norte kaninang alas 3 ng hapon. Ang maximum winds nito ay nasa 130 to 160 km per hour at ang movement nito ay westward at 15 km per hour. Ang weather update na ito ay inisyo ng pag-asa ngayong alas 5 ng hapon, April 16, 2021 at magiging valid ito hanggang bukas alas 5 ng hapon. Kung makikita natin ay may kabagalan ng bahagya itong bagyo dahil dito nga ay may clear part na ito, ito yung pinakang bridge of a high pressure area na nakakapigil para kumilos ng mabilis itong ating bagyong si Bising at ito ang minomonitor natin ngayon in the coming days dahil ito ang magdidikta kung paano kikilos ang bagyong Bising dahil ito yung main factor na nakaka-conflict sa movement ng ating bagyo. For the forecast track ng bagyo natin, bukas, tomorrow afternoon, inaasahan natin na nasa layo na ito ng 480 kilometers sa may silangan ng Giwan, Eastern Samar. By Sunday afternoon naman, nasa 260 kilometers east na ito ng Katarman, Northern Samar at kikilos na ito papalapit sa may Eastern Visayas at almost close approach na talaga siya sa landmass ng ating bansa at sa Monday afternoon naman inaasahan natin ito na magre-recurve na ito at around 285 kilometers east-northeast ng Verac, Catanduanes. Sa Tuesday afternoon naman tinatayan natin ito na nasa 620 kilometers east-northeast naman ng Infanta, Quezon at pagdating naman ng Wednesday afternoon ay nasa may bandang 650 km east na ito ng Tuguegarao City, Cagayan at katulad ng nabanggit natin kanina, magdedepende ito sa depende ng high pressure area na pumipigil para kumilos ito pa northwest yung ating bagyo kaya magdedepende pa rin ito. High pressure area nga na nabanggit natin kanina na pumipigil nga para kumilos papuntang northwest ang ating bagyo. Ang nakikita nga nating senaryo ay bahagyang hihina ang range na ito at ang bagyong Bising ay magkakaroon ng tsansa na kumilos pahilaga pero hindi natin nirurule out ang possibility. At kung mag-iiba nga ang range ng bagyo na ito ay posible pa rin na maglandfall itong bagyo na ito dyan sa may bandang Visayas area. Kaya aabangan natin sa mga susunod na araw kung papaano ang magiging galaw ng range of a high pressure area nga na ito na magdidikta sa magiging galaw nga ng bagyong si Bising. Dito sa Luzon area bukas, generally ay hindi naman apektado ng bagyong Bising ang Luzon area kaya asahan pa rin natin ang magiging pangkalahatang maaliwalas na panahon dito nga sa malaking bahagi ng Luzon subalit meron pa rin nga mga tsansa ng mga localized na thunderstorm lalo na pagdating ng bandang hapon natin at ng gabi. Ang agwat ng temperatura sa lawag ay maglalaro sa 25 hanggang 33 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 hanggang 25, Tuguegarao 25 hanggang 35, Tagaytay 21 hanggang 31, Tigaspi 25 hanggang 30 degrees Celsius, Puerto Princesa 25 hanggang 32 degrees, Calayan Islands 26 hanggang 32 degrees Celsius. Para nga sa Kabisayan at Mindanao, katulad ng mga nabanggit natin, ang silangang bahagi ng Kabisayan at ng Mindanao ang posibleng unang makaranas ng mga posibleng ulan nga na dalangan ng itong bagyong si Bising. Kaya bukas ay maaaring magkaroon sila ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Habang ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay magkakaroon ng maaliwalas na panahon, ngunit may tsansa pa rin na magkaroon ng localized na thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo ay maglalaro sa 26 hanggang 32 degrees Celsius, sa Tacloban 25 hanggang 30 degrees, Cebu 24 hanggang 32 degrees, Cagayan de Oro 23 hanggang 31 degrees, Davao 24 hanggang 32 degrees Celsius, at sa Zamboanga 24 hanggang 32 degrees Celsius. Para sa ating mga baybaying dagat, tinitingnan natin ang pagkakaroon ng moderate with
wrap seas dito sa may eastern section ng ating bansa. Kaya nga, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan ng iba yung pag-iingat, lalo na yung mga papalaot dito sa mga baybayin na ito. Dahil hanggang sa ngayon, wala pa naman tayong nakataas na gale warning, kaya wala pa tayong pagpigil sa paggalaw ng ating mga may sasakyang pandagat. Ngunit dahil may paparating na bagyo, pinapaalalahanan pa rin natin ang ating mga kababayang mangingisda na planuhin pa rin ang kanilang mga pagpalaot sa mga susunod na araw, dahil nga papalapit na itong si bagyong si Bising, na dahil kahit hindi man ito tumama sa kalupaan ay maaari pa rin itong makapagdulot ng malalakas na pag-alon, lalo naman sa may silangang baybayin ng Visayas at dyan sa may parte ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila for the next 3 days, ay inaasahan natin ang pagkakaroon ng generally fair weather at hindi tayo halos maaapektuhan nitong si bagyong Bising. Kaya nga mayroon tayong generally fair weather. Ngunit mataas pa rin ang tsansa ng pagkakaroon natin ng mga localized na thunderstorm. At ang magiging agwat ng temperatura natin dito sa Metro Manila ay 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ang Baguio City ay hindi rin apektado ng bagyong Bising, kaya maaliwalas pa rin ang panahon, maliban na lamang nga kung magkakaroon pa rin ng mga localized sa thunderstorm. At ang agwat ng temperatura ay 15 hanggang 25 degrees Celsius. Ang Legazpi City naman, ito yung area na apektado ng bagyo, kaya simula araw ng Linggo, ito ay maaaring magkaroon ng mauulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. At habang lumalapit nga itong bagyong si Bising, ay magtataas tayo ng tropical wind signal number 1, kaya magkakaroon pa rin sila ng wind hanggang gusty wind condition sa araw ng Lunes at ng Martes, at magiging malamig ng bahagya ang kanilang agwat ng temperatura na maglalaro simula 23 hanggang 29 degrees Celsius. Habang ang Metro Cebu area naman ay maaaring magdulot dito ng mauulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat. At ang agwat ng temperatura nila ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Ang Metro Davao area naman, habang umaakyat ang bagyong si Bising nga, ay nai-spare nito ang Metro Davao area, kaya inaasahan natin dito ang generally fair weather, maliban na lang nga sa may mga isolated na thunderstorm. Ang agwat ng temperatura ay 24 hanggang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang ulat ng panahon ay maaari lamang na tumutok sa Pag-asa Facebook page. Thank you for watching Rdm Designs, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga latest na weather update.